pechay. Ang tanong, anong klaseng luto ng pechay to? Oo. No? Ano nga kaya? Oo. Kasi ang pechay, minsan, ano eh. Minsan, pag napamali ka ng luto, minsan ano eh, minsan medyo nasobrahan sa lambot. Oo, totoo yun. Totoo naman, totoo naman. Alright, so somehow dito naka-rate. Ah, okay, rate 3 is used by money. So meaning to say, meron sila parang pang ano lang, pang nakaw. Pero gusto ko yung galaw lagi dito ng ano, nila Queen Wrecker. Lagi silang may offensive na banat. They really would like to contest yung mga buff dito nila Christine. Sagot. Sasagot at sasagot ang team ng Queen Wrecker. Kasi kahit yung lineup nila, maintindihan mo rin eh na kayang kumontest talaga. May Molina ka, may mga makukunat ka, di ba? So, pasok sa banga. Pero uy, speaking of pasok, eto na si Dino, galit na! Galit na si Dino! Oh, no! Dino! It rhymes! Habulin pa yung ano, si Queen Wrecker. Pero joke lang, hindi na pala. Grabe! Anyari itong Rob Luna, the plank is real. Tatlo ka agad yun namatay. Nagkahiwa-hiwalay din sila doon. And at the same time, kulang din kasi naman yung crowd control nila. And also, yung Uranus nila na sinusubukan nakawin yung blue buff, eh, medyo nag-aalawan doon sa may bandang, I mean the purple buff. Pero ito looks like Limwell will be able to bring down the Grat. Mukhang mas magandang simula ito para sa team nila Christine. The first two games, medyo they're playing behind most of the time. Oh. Pero ito, this is gonna be a different story para sa laban na to. Medyo ano na to, medyo, again, yung lineup na carry sana, magiging effective yung kung nakuha. Galing! Nakita mo yung ginawa doon ni, ano, ni Limwell? Alam niya, natatalon doon yung, ano, yung Kufra. So, doon siya nag-Tyrant's Revenge. Bisado. Alam niya, tatalon si Herpat, no? Si Tams. Yes. No, hindi naman namatay doon si Serpat, pero that's a next level play ah. Para advance dito kaya ni kay Limwell. Advance mag-isip, pare. Yan ang tinatawag na advance moves. Yes, definitely. Grabe. Isa sa mga alam mo yung momentum talaga, naniniwala talaga ako sa salitang momentum eh. Kanina kasi nag-ano sila eh, no, parang nag nagpakiramdaman lang sa first two games. Ngayon, alam na siguro. Kasi di ba yung mga teams kasi natin dito, baka somehow, baka hindi pa sila nakapag-practice. Iba-iba kasi yung nagiging kasama nila. So siguro, yung first two game, edyo nag-ano lang sila, ah, ito yung magandang role sa'yo, ito. So mukhang etong third game na to, alam na nila kung ano yung role alam ng bawat isa. Oy, Dino, ikaw yung ultimate assassin, ha? Mm-hmm. Tsaka ano, kumbaga, eto yung lineup nila, basic na. Wala nang ano, wala nang halong extra, wala nang dagdag asin. Kumbaga, kompleto Ricardo sa recipe. Totoo, pero, totoo. Ayan. May tank ka, may initiator ka, may backline damage ka. Kompleto si Ricardo. Exactly. Kaka ano eh, comfortable hero na to ni Minion Queen eh. To be honest, yung Valier. Favorite niya yan. Isa yan sa mga hero. Like what I've said earlier, di ba? Mage type na player. Si Minion Queen. Though nag-marksman din sa at the same time, pero isa to sa mga forte niya. Oo. Mukhang ano, mukhang tagalid ang vapor ng Queen Wrecker, pero They still have the carry. Oo, kanina naman eh, mukhang okay naman ang ganun din eh. Ganito din kanina eh. Sabi natin tagalid vapor ng Christine, so pwede pa naman makahabol to. Pero ang problema ko, wala kasing stun yung ano, Team Queen Wrecker din. Kulang sila. The only crowd control they have is the smooch na manggagaling doon sa ano eh, Nana. Kaso, ano yun eh, alam mo kung saan, hindi mo kontrolado kung sinong pwedeng makakuha nun. Pero look at this, Queen Wrecker will die again dito, mga kaibigan. Sorry, the first time na maray siya dito. But, one thing is for sure, is tuloy-tuloy yung farm dito. 5-0 Christine squad dito, mga kaibigan. Pero onto the backlane, Slimwell might actually fall. The Kufra, nakapag-flicker out pa nga naman din. Faction dito, look at the damage. The critical is there. Cyclone ay papasok dito. Serpat, dito papasok na nga. Minion Queen, medyo naipit pa nga naman din. Papasukin nga kaya dito sa may loob ng torre. At yata ang mamamatay, Mane, will fall and not really. Ang gulo ng laban, walang gustong mamatay. Pero sa likod si Mane, na nga. And that's gonna be the end of the skirmish, mga kaibigan. Sobrang poke lang from left to right. Walang gustong mamatay. Akala ko, mamamatay na dun sa pagpasok dun sa Valir. Kaso, makunat pa rin. Hanap pa rin ang paraan. Actually, dalawang team, sobrang commendable.
sa ganong galaw. They know na yung strength nila sa isa't isa. Ah, yung Queen Wrecker dito, hindi na sila masyadong gumagore. Kasi nga, alam din nila sa sarili nila na wala silang panghuli. So ngayon, sila naman yung passive. Sila naman yung defensive side. Kanina nakikita natin na Christine lagi yung defensive side. I think, para sa side ng Christine, ang kailangan nilang gawin dito, eh, ituloy-tuloy nila yung aggression. Parang ganito. Oh, ayun. Pasukan. Ay, pero masyado si Dino. Pero may stun with the firewall ang side ni Minion Queen. Meanwhile, Patani and company makunat pa rin. Alam mo, kahit passive yung lineup mo na wala kayong stun, as long as makunat kayo, gana eh. Hindi kayo mapatay eh. Totoo naman din. Pero grabe no, even yung searing torrent ni Minion Queen, isa yun sa nahihirapan na mag-engage dito yung side dito nila Queen Wrecker, pero they trying to deny the buff dito. Kotaran Inferno has been popped by Serpent. So may habol sa may likod kay Mio dito, makakatakas pa nga naman din. Hahabol pa sila dito, pero the Molten Site will not be able to connect, pero they could be able to contest dito sa may bandang likod. Kinukuha na nila, sino makakakuha ng pagong mga kaibigan dito, but the turtle has been taken by the Bruno Pack. Set pa rin naman, wala pa rin naman makakahabol. Patani going out. So may bandang likuran na hindi natin nakikita, nandun ang tunay na laban dahil yung Kufra doon, sinosolo niya, binubully out niya dito sila Queen Wrecker. Abol na dito, mamamatay pa nga Esmeralda. Kuya Manjeet, what is going on na naman dito sa laban na to? Hindi talaga pwede lumabas yung Queen Wrecker kasi wala nga silang initiating factor. Ang hirap, di sila makakalapit agad eh. Una, may tulak. May pangalawang tulak ka sa Oprah. Meron ka pang baby bouncing ball ni Kuya Bruno. Ngayon, sabi ni Paxet, aba, gulay pala kayo lahat. Pwes, ako rin gulay. Yung pangalan ko, Paxet, nagra-ride sa Pacbet. Si Pacbet. Pinilit ko lang. Gala naman. It's a story of, hindi kayo talaga makalapit eh. Kasi, ang panguli nyo lang, yung smooch. So, mauunahan kayo. Kailangan, ang mangyari dito sa Queen Wrecker, ma-outplay nila. Kunyari, mag-overextend yung Christine yan. Kaso, hindi talaga yung hirap, bitch. Naka-necklace na yata dito si Christine. Look at how the Searing Torrent, the combination ng mga skills dito ni Valir, natunaw niya kagad. Somehow, farmed yung Uranus dito, to be honest, Oo. Ganun niya kadaling natunaw. May item. Kaso, tunawi eh. Yeah, tama. May impure rage kasi rin yan eh. Kaya kay Valir. Yes. Looks like Team Christine is getting their groove dito. Pero mamaya pa nga naman din. Pero what? An escape dito by Kai Mio using the Falling Star Moon to disengage. Nasarado na ni Patani, kaso sabi niya, pwede naman akong lumukso doon sa pader. Tawag doon, luksong pader. Luksong pader. may galawang kitbahay gang kung si Kimeo. Meanwhile, pinipilit na ng Queen Wrecker makakuha ng kill dito. I think, para sa lineup ng Queen Wrecker, gana yung ganitong lineup sa mga carries like Claude and Kimi, yung mabibilis. Mm-hmm. Yes. Yung carry kasi medyo may delay ng onte eh. Para makapag-burst ka, kailangan may item ka muna ng isa eh. Diba? Mm-hmm. Yes, totoo yun. Pero okay, dito Patani. Oh wow, medyo sinave pa siya doon ng Cyclone Eye pero habol pa sila dito, ladies and gentlemen. Yeah, totoo naman yung sinabi mo. Medyo may kulang dito for the side of the carry. And look at that, Dino. Not recognizing the damage nung carry, binasag niya yung inhibitor turret sa may baba nang walang pakipake lang doon sa may carry. Ito, team ng Queen Wrecker, wawits, wala silang catch. Ang catch lang nila yung yung wild charge. Mas kailangan mo yung wild charge kapag mga 5-on-5 engagement. So para sa lineup talaga ng Team Queen Wrecker, kailangan nilang mag-hold the door talaga. Hold the line as much as possible. Gusto ko yung hold the door. Si Hold Door. Yes, definitely. Gana naman. Pero I think Christine Santamena or the Minion Squad would actually wait out for the Lord dito. Better be safe than sorry. Kasi the only thing na pwede silang matalo dito is mag-overcommit sila sa dito sa push na to na kayang-kayang depensahan pa. So somehow,
sa part na to, baka makahabol dito ng konti yung carry or si Petsay at least for the second core item. Kasi hindi sila bubuhayan ng endless battle lang. He actually needs two more item even. O kahit ka wag na siya mag-Wind of Nature eh. Go na siya agad to Thunderbelt and as well with the Golden Staff. Yapi! Kailangan! Pindot na siya ng pindot tapos mag-hope na lang siya na may mamatay. Kasi pag-carry ka tapos hindi namatay tapos napamali ka ng Phantom Step, nang gigil ka, pwede ka pa yung mamatay. So, may sinabi bro, more damage pa siguro para at least ma-withstand. Yun, naipit! Parang ganyan, iniipit! Paano walang catch, Kuya Manjin, Kuya Rob? Ganda nun! Pero naman kaming iniipit! Oo, pero yun na nga, Wind of Nature, ang second build di Petsay. Okay lang, I think it's all right na nakuha yung level 1 Lord. Pero nakuha naman yung dalawang kills. Kasi, of course, Bounty Hunter is not fixed na pera. So, napatay niya doon yung may dalawang... Actually, si Kaimeo lang, the Esmeralda, yung may streak. Pero, ang laki pa din. Ang bilis niya nabuo yung second item niya. Now, he would be able to go for a defensive item na para mas masustain nila yung team fights. Oo. Oh. Kailangan na ng Wind of Nature. Actually, nabuo niya na nga ata. Oo, oh, so, buo na. Buo na yung Wind of Nature. This can probably be a comeback game for Team Queen Wrecker. It's not grabe, yet over. Pag ito na comeback ng Queen Wrecker squad, grabe tong series na to. Comeback over comeback. Double pero, comeback. Yes, definitely. Pero siguro ang maganda dito, Queen Wrecker, lagay niya yung smooch niya kung nasa nakapwesto si Carrie. Kung saan nagpa-phantom step si Carrie para hindi siya tang mapasok. Wala namang makakatanggal. Oo, yun talaga. Para bagong action protection. Totoo. Kasi yung smooch na yan, minsan nawawala na lang ng biglaan eh. Mm-hmm. Hindi mo rin kasi nakokontrol yan. Ang dahil siguro nun eh, no? Pag nakokontrol yung smooch. Oo naman. Pero no, at least, yun na lang eh, no? Yung Lord nasa baba. Kasi at least wala nang potential na mababasag. Tignan mo dito, Dino trying to go in dito sa may bandang likod. Gusto na talaga niyang sumapak. Pinipilit na nila dito na magbasag. Pero I think madedepensahan pa rin naman dito ng Queen Wrecker squad. Mm-hmm. Pero ako, Rob Luna, naniniwala kasi ako at the end of the day, Bruno wins against Carry. Kapag ano ha, kapag carry type, ayun na. Medyo ano ha, yun ang sakit talaga ni Paxit. Ito yung sinasabi natin, Bobby Trix. Kahit anong gawin mo, bilib ako sa'yo, Kristala, Paxit dito. Ang sakit. Ang kati. Makati-mid, grabe! Pinakati-mid! Totoo, paring Manjin, pero yun na nga, nabasag pa rin naman doon yung middle lane, pero kapalit tatlo, that's a 3-4-3 exchange, both of the teams dito, looks like the top turret dito, madedepensahan pa rin naman dito nila Queen Wrecker. Now, somehow, there's a sliver of chance na makapuha dito, ng comeback nga. Gusto ko rin yung naging itemization niya rito with the item with the Wind Talker. Mas okay din siya in terms of minion pag-clear ng wave. Oo. So, I guess the second yung sunod niya siguro dito gonna be the immortality na eh. Pili ko bitin yang Wind Talker. Mhm. Kuya Rob Luna eh. Kasi okay yung clear ng wave kasi nalulugi kayo. Pero ang kailangan mo yung crits at saka yung well may passive kay. Pero I think mas okay yung survivability. Mm-hmm. Wind of Nature, Meteor Garden. Oh, the Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor. Bloodlust Axe para may lifesteal or pwede rin lifesteal and damage. Pwede rin yung Bloodlust Axe. Oh, to be honest. Lifesteal and damage. Parang katulad nila Wise. Yan ang build ni Wise eh. Oh, kasi may lifesteal ka na may damage ka ma. Pero depende kasi talaga sa gamin eh, sa gusto mo mangyari eh. Mm. Yung at least, maiintindihan mo yung Wind of Talker ni Petsay dito kasi wala din sila masyadong wave clear sa lineup nila. Oh! Yo! Ang bangga! Medyo nagkamali dito si paring Limwell. Yes, na-rage niya yung tatlo. Pero walang follow-up. Pero dito, tignan natin, Pong, hindi pa rin nagba-back off dito ang team nila Christine Santamena. They would like to engage till dito maibigay. I think the Bruno should actually stay on the top or either maghiwalay sila nun Cho. Kasi push. Kailangan na nilang technicalan na yung laban. So mag-engage sila on one lane,
Tapos yung isa, nakabang lang doon sa lane. Kumbaga kahit sabihin na natin nakadalawa at isa dalawang suntok sila or sipa doon sa may ano, ore, mababasag at mababasag yan eh. Pero well, the Lord is already up dito, parang manjit. Oo. Man, kailangan umiwas ng Team Christine sa mga ganong engagement. Kasi again, hindi rin sila makakapatay yung tank eh. Kailangan nila hintayin yung Bruno. Oo, totoo yan. Pero ayan, shoutout natin si paring Wolf nandyan sa chat. Pa-shoutout daw man, Jin. Ayun ako, binabati ko si Kuya Wolf. Si Kuya Wolf. Ay, nakapatay pa si Kemyo. Si Kemyo. Kuya Kie. Nandito na naman si Paxit. Wala na, sabi ng Queen Rego Squad. May damage na kami. Ay, meron sa likod! Oop, joke lang. Pinasarap lang. Pinapasarap lang. Alam na ni Paxit eh. Oo, oh, alam niya na yung gaalawan dito. Pero this is gonna be a diversion lang paring Manjin dahil alam naman natin kung ano ang target talaga. Pero kinakabahan sila kasi meron ditong retribution yung isa. They might actually cancel this one dahil pwedeng nakawin to na isang Uranus, mga kaibigan. So we might actually have another game dito. Stalemate na naman. Though dalawa na yung basag doon sa inhibitor turret na tier 3 ng Queen Wrecker. They are not out of the game dito. Kayang-kayang kumambak dito. They still have the carry. Huwag lang mapipitas. Huwag lang mapipitas talaga. At huwag lang papasok lang mag-isa ang either one of the players coming in from both of the teams. No? From Luna. Ayan, kagaya niyan yung mga ganito. Medyo risky yan eh. Buti ka mo, hindi siya tinamaan ng Molina. Kung medyo in advance ni Queen Wrecker yung Molina, pwedeng nahuli sana yung Cho. And that could have been a pick off. But right now, Team Christine, Rob Luna, sa mga ganitong sitwasyon, ano ba dapat ang kailangan mong gawin? Split o clash? Mamimili ka lang eh. I would still go for the split. I think they do have a complete thing dito. They, sinusubukan na nila rito. A fake Lord is actually a good thing as well. So, na-force kasi nila dito na magkaroon ng maling formation yung side dito nila Queen Wrecker. Now, they could be able to cancel this one out. Na-spot out na sila dito ng Grok. And, yon. Reset na naman. So I think this is a good strategy para sa side nila Christine Santamena. The fake Lord, yun nga lang, they really need to play it well kasi pwede rin silang mawala sa posisyon at sila naman din ang mabawian nila Queen Wrecker. Pagulangan na to. Pagulangan, kagaya ng sinabi mo. Peke-peke lang muna. Oh, nag-what? Nag-baby bouncing ball. Nag-double bounce. Op, isa pang normal game patani dito. Mani. Ano na to eh, it's gonna be a 4v4 na eh, kasi yung dalawa magano na sa top eh. Talagang hindi na maghihiwalay eh, oo, si Tamu saka si Chu. Mag best friend na. Pero ano na to, kung sino mas malupit na carry na. Eto na, eto na, si Paring Dino. Si Dino, naku na ano, nanggigil. Nahinabol siya, pero makatino yung carry. At eto pa, si Reynes, si Mani. Hinahabol na ni Kuya Pechay. Kuya Pechay, confident na. I have the orange box. Pero yun yung bola, hindi tumakay. Oh Grok, my God! Ito na. Pinatry siya again. Oh, si Pech! Si Pech! Si Pech! Si Pech! Ito na nga. Oh! Medyo mali yata ng teleport. Patani will fall. Hindi niya ini-expect na diretso doon yung Esmeralda. Pero dito, tutulong naman din si Erpat. Tamus will going in. Pero out na muna. Disengage. One man down dito. Pero makakabawi pa. Dalawa. Ang galing. Kaya Mayo dito. On to the backline. Minamama niya dito. The rest of the team. Queen Wrecker. Habol dito. Habol doon. Isa-isang nag-audition. Ang Queen Wrecker squad. Mga kaibigan. Pechay na lang ang natitira. They don't need the Lord. They could be able to finish this game. Now, Christine Santamena, the Minion Queen, taking game number 3. Inubos yung mga gula. Ano sila? Hindi, ano eh, nagte-teleport na kasi si Grok. Kaso biglang nag-dumire. Siguro hindi niya rin in-expect na babo.